Imbis na nagko-conserve tayo, nandestroy pa talaga ang hayop ng kuha ng energy at pinatay ang ating front line all the way through. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectraxians. Kamusta kayong lahat? I hope you're all doing alright because we're doing alright. Take a look at this. Well, this is our go-to team, ano, yung ating Faker Beast. After sandamakmak na talo ang nangyari sa atin dahil sa mga experiment nating palpak, ano. ginamit muna natin ang Faker Beast team natin kasi ang sama-sabakiramdam, nakakalungkot. So, at least ngayon masaya na ako at umakit uli ng 1251. Anyway, but we are not here to see this team today, no? Ang team na papanoorin natin ay ang team na sina Jess ni Jessica Albino? Jessica, where was that? Si Jessica Aliban. Okay, Jessica Aliban. So, sabi niya kasi one time dun sa ating, isa sa ating video, ilalagay ko rito sa taas, ano, kung ano yung video na yun. Well, actually, I believe it's this team, ano, yung Faker Beast team natin yan, ano. And sabi niya kasi, wala ka na mo pang ibang plant, yung carrot, wooden stub, serious pumpkin. Need ata high armor front mo, no need yung yam kasi puro naman burst back mo. Tsaka no need na battery sa leaf bag kasi puros na battery mga beast mo. So she's got a point, ano? But wala tayong Axie na carrot, wooden stab at tsaka serious and pumpkin ang cards, no? So yung pinakamalapit sa kanyang suggestion is yung panonoorin natin ngayon, ano? But I'm telling you now, hindi maganda yung naging resulta. I think 50% lang or 60% lang. And again, ano, hindi ko kabisadong gamitin yung team na yon, but I tried my best to use it. So I hope you enjoy the show. Okay, so ito yung team, ano. Ayan, si Snipu. Yan yung team natin. And ito yung bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eight, nine, ten. Okay. So, yeah, meron pang talo. May panalo. Nag-alternate sila, no? But, yung first 10 matches, yun ang papanoorin natin. Okay, so. Alright. Woo! Ang first match natin ay laban kay Sonic, no? The Chukinator. Chukinator. Alright, so, tingnan natin kung anong gagawin natin dito. At round 1 na round 1, binanatan niya kagad tayo, no? And tayo naman, meron din tayong pangnakaw, but meron din siyang pangnakaw, no? Hinayupa ang pangin ng labas ng card. Well, I should say, mas maganda yung labas ng card sa kanya, no? And of course, round 2, dahil yung dalawang Axie niya, no? Yan, pareho silang may Mystic Rush, which is 0 cost card. Naging factor yun, no? Para mapatay niya yung front lane natin or front line natin. And then round 4, wow, take a look at that. Ang tindi ng depensa, 300 mahigit, hinayupak para kang pumapatay ng dalawang Axie, no? So obviously, hindi tumagas yung attack natin. And then dahil meron siyang carrot hammer, ganda nung nangyari sa kanyang energy, no? But then again, this time around, pahinga muna siya dahil although meron siyang mga kuan, energy at cards, but mukhang sinave niya, no, to make sure patay ito, no? But that's okay. Kulang yung cards natin dito, but we do our best. At of course, alam ko mamamatay na ito. Walang joke talaga, na critical hit pa talaga. Hayup. So tingnan mo, first match, lahat ng kamalasan umaabot sa akin, ano? So lahat ng pabor nasa kanya. On the other hand, pero dito, sige, na-anticipate ko malamang i-stun niya ako. Kaya inuna ko yung ivory stab and then hinuli ko yung dalawang kuan, ano? Pero dito, tinodo na natin at paawasak ang mukha niya dun. Okay, ang next match naman natin, no, si Manalese09 at ang team niya ay Team LOL, no?
Wow, hinayupak, tawala ng tawa habang ako naghihirap at pawis na pawis mag-isip kung anong gagamitin ko sa kanya. So round 2 na round 2, yambi na natin na natin. Hanggat maaga, gusto ko siyang patayin at buti na lumabas yung mga cards natin para patayin ang kanyang frontline. Ano? Kasi dalawa silang merong smart shot which is delikado para sa ating mid lane. So dahil patay na yung isa, ngayon medyo nabawasan yung problema ko. But then again, nagnakaw pa rin siya talaga ng energy nung kapal ng mukha. So ngayon babawiin natin yung energy ninakaw niya. No, yan para sa'yo, yan lamunin mo yung laso na yan. Okay, and then dito naman round 4, sige, sugod ulit tayo, no? So ivory stab tayo and then dalawang kuan. Sayang lang, I think mapapatay natin siya rito. There you go, all the way. Pak! Tinusok ng sungay. Nayupak. Patay. Very nice. So ngayon, ito na naman yung smart shot. Alam kong titira siya ng smart shot. Buti na lang nauuna yung ating dusk, ano? At nagawa pa natin i-maximize at gamitin yung dalawang nutcracker natin bago niya tayo patayin. Well, actually, hindi niya pa tayo napatay dito. At nakapagbato pa tayo ng poison sa kanya, no? Alright, so dito naman nagpahinga muna ako kasi gusto kong mag-conserve ng energy nang sa ganun. Either ito or ito ang bigyan ng cards ay magagamit natin sa kanya, no? So again, andyan na naman, nilabas ko ulit yung ivory horn na yon. And dito, pak, patay na ang hinyupak na yan. There you go, walking dead ka. And it's done. Okay, next na kalaban naman natin dito is si Ecstasy. Wow, hanip sa pangalan, ano? Grabe, ecstatic, sarap na sarap. Tumitirik pa ang mata. Okay, so round 2 na round 2. Wow, buti, ang ganda ng pagkakatime, ano? At nag-sniper siya, ano? Yung kanyang smart shot ginamit niya. And naisip ko nga, baka gamitin niya yun. So na-timingan natin ng maganda. And at the same time, nakakuha tayo ng maraming energy, no? Ang sayang lang dun, di pa natin napatay talaga yung kanyang front lane. And of course, yung kanyang front lane merong pang-heal, ano? So round 3, sinigurado ko patay kang hinayupak. There you go. And then at the same time, yan, bumana naman yung ating backliner. Yun, ang ganda ng damage nun. So sayang lang, ano, kala ko kasi baka titirahin niya yung frontline ko, kaya naglagay ako ng poison just in case, ano. But then dito sa round 4, yan, bumanat ulit tayo. Yun, sa pool na naman sila ng mga nutcracker natin. I guess generally speaking, isa-save nyo yung mga nutcracker na yun, no? Para i-combo later. But naisip ko kasi sayang dahil meron siyang mga backline killer, kaya naisip ko gamitin na, no? bago niya tayo mapatay. But ang maganda kasi dito, yung kanyang huling axe, napakakupad, kaya kaya magagamit pa natin, mamamaximize natin lahat. At dito, tapos ng laban yung pack. Ayan na naman, inayupak na sneaky bastard talaga. Alright, so matapos ang ating magandang simulain ng mga winning streak, ano? Etong nakakalaban natin, ito ang ating pinakaunang talo dito sa series na ito. Hinayupak na tokips. Ninakawan kagad ako ng energy at nagpabaon pa ng bungo sa ulo ko, no? So there you go. Ako naman, nagnakaw na naman. Pangalawang round na lahat, nagnakaw na naman. Talaga nga naman. So hindi ako makabanat, ano? Hindi tayo makarecover. And even though nagnakaw tayo dito, pero meron pa rin siyang kapalit. Hinayupak talaga yung leaf bag na yan. kaya mas gusto ko yung isang axe ko, yung merong leaf bag. Tapos hindi pa siya natuwa, no? Imbis na nagko-conserve tayo, nan-destroy pa talaga ang hayop ng kuhan ng energy at pinatay ang ating frontline all the way through, no? Tinusok ng sungay. So okay, ayan, meron siyang mga energy generator, ano? And dahil round 5 na, ang lakas na nung kanyang tiny swing, yung lintik na tiny swing na yan, yan yung sinasabi ko, eh. So dito, kahit papano, nauuna tayo. So 3-9 natin, no? I-maximize at gamitin pa rin. Pero dito, yun, napatay niya na. Hindi na natin nilagay yung midline kasi nga naisip ko papatayin niya na yun, no? But then, very helpless na tayo at this point. Wala tayong magagawa, no? Kahit nagawa natin patayin yung beast niya, but dahil yung kanyang tiny swing ay napakalakas, pakinayupak 113. Tapos dito, meron pa siya nung ano, no? Yung itong slippery shield na yan. Diyan ako nahirapan, eh. Kasi kung hindi dahil doon, maybe nanalo tayo dito, no? But then again, na-break ko pa yung shield niya. So may additional damage. Hinayupak, tapos ako.
Alright, next, nagharap na naman kami ni Ecstasy, no? So, nung una, kala ko magiging back-to-back wasak program ang Guan. Pero dito, oh my God, obviously, talo ako, no? Ito yung lose streak natin, eh. So, tingnan natin kung paano tayo matatalo. So, unang-una, tinira niya kagad ako ng headshot, ano? And dito, round 2, sabi ko, uy, mukhang maganda ang mangyayari kasi napatay ko kagad yung front lane niya, no? Ako, maybe kagaya nung mangyayari nung nauna. And then dito, round 3, binanata niya yung aking kuhan, yung gitna. But then again, sumugod na rin pala yung kanyang sneaky bastard dahil nga meron siya mga zero cost card, yung lintik na pang poison niya, no? So, may nanakaw pa rin ako. Yun lang, hindi ko na maximize yung aking wooden stab kasi hindi niya naman inatake yung aking front lane. And then dito, kung kailan naisip ko na, you know, baka tirahin niya uli yung mid lane, yung front lane naman pinagdiskitehan ng hayop na yan, no? Pero dito, papatayin na natin yung kanyang mid lane, ano? So, yun, ang ganda nung nangyari. So, kala ko talaga dito, wow, lamang na lamang tayo. Pero nagawa niya kasing patayin yung ating kung ano, swak na swak yung damage ng hayop. So, and then dito, I think nagkamali ako dito, no? Kasi inisip ko, gusto kong magamit yung, kala ko matatapos siya rito. Habang may extra akong energy na pang backup. Pero nagawa niyang patayin yung front lane ko. And then ang pangit dito, dahil may last stand, binigyan ng system ng card yung hinayupak na halaman. Kaya dito napatay tuloy ako. Hayop talaga. Okay, so ito na ang huli sa ating lose streak, ano? And hayop talaga yung last match. Kung hindi binigyan ng leching system yung halaman ng cards at nagbigay lang ng isang extra card lang dun sa ating kuan, ano, sa ating dusk. Sana nanalo tayo dun. But yun yung sinasabi ko sa inyo. Again, you can never say kung minsan ganyan talaga nangyari at pangit ang bigay ng system and you just can't do anything about it, ano. So anyway, dito naman si Leo ng Axie Infinity Mix or MX or whatever. Ang kalaban natin dito, no? And finally, round 3, we got rid of the front lane and meron pa, tumagus pa yung ating wooden stab dun sa kanyang beast, ano? Sabi ko, wow, mukhang baka manalo tayo dito. And then dito, of course, round 4, hayop yun ang pagkakamali ko, no? Pinatay niya ng di oras ang ating kuhan, ang mid lane. But you know what, wala kasi tayong ibang cards, so wala tayong nagawa doon. And dito, naisip ko, you know what, successfully defended natin, kaso lang yung aking choice of card, ano, wala na siyang energy. So I wonder kung in-anticipate niyo yun. And dito, nagkamali ako kasi inisip ko, wow, baka sumugod siya, no? And yun ang isa sa malaking pagkakamali ko. But either way, lugi tayo, talo talaga tayo. Kasi kahit hindi natin ginamit yung cards na yun, but dito, dahil nauuna, wow, akalain mo nauna yung beast niya laban sa ating mech, hinayupak, pwede palang ganun. So ngayon, dito, patay tuloy tayo. Alright, so Team Eram naman ang kalaban natin dito, no? At ito yung team na walang ginawa kundi tumain ng tumain. Ano, round 1 na round 1, nagkakalat ng tayo, hinayupak. Minilagyan kagad ng tayo sa ulo ito. Kasi sabi ko, round 2 na ako, kailangan gamitin natin tong dalawang to kasi kung hindi, papatayin niya ito malamang, no? So yan, ginamit natin, ano? But unfortunately, again, it's not enough. It's just not enough, ano? So yan, yung kanyang suicide beast, ayan, nagsimula ng tumira at meron pa siya nung kuan, ano? Yung Mechnyakis. Well, hindi siya Mechnyakis, Beast Nyakis. But, you know, dahil doon, nayari na naman tayo. So, yan, dito, at least round 3, dahil nauna tayo, nagawa natin patayin siya, no? But dito, finally, napatay niya yung ating midline, ano? So, sabi ko, holy crap, delikado na naman ang buhay natin dito. At, of course, tinaiyan na naman niya. Round 4 na round 4, tinaiyan na naman niya ako, no? So, kala ko magko-conserve siya ng energy, kaya ako ginamit sana yung dalawang series na yun, pero hindi pala yun na nangyari. And then, round 5, nagawa niya pang magdepensa, no? Hinayupak talaga, tapos meron pa siyang, well, akala ko meron siyang heal, but I think may condition kasi yun, eh. Heal this Axie by Dinosaur Aquatic. Okay, so buti na lang hindi tayo aquatic. And finally, round 6, we got rid of the kuan, ano? But dito, patay na naman ang Killer Axie natin. So ngayon,
yung plant na lang laban sa beast. Buti nagpahinga siya dito. Puh! Tinuhog natin. Ginawang lechon, ano? Nice. Alright. So, nagkaharap naman kami ngayon ni Mortal Core. Mortal Core. Dapat Mortal Core. Pag Tagalog ka at may accent ka, Mortal Core. Mortal Core. Okay, so round 1 na round 1, ano? Binanatan niya kagad ako. Ang gaganda ng lumabas na cards niya, samantala sa akin, wala pang papangit. So round 2, ako naman ang bumanat, ano? Pero of course, dahil kwan, hindi siya napatay all the way, but buti na lang na walking dead siya, and finally, patay pa rin siya at the end of the round, ano? So dito, round 3, naisip ko, you know what, dalawang smart shooter ito, malamang gagalaw ito, titira ito. So ginamit ko na, no, yung mga cards ng ating midline. Kasi nga, delikado ang buhay. And then round 4, buti na lang, saktong-saktong bigay ng card, ano, patay yung midline niya. And then yung huli na lang, yung likod, ang poproblemahin natin. And of course, dito, tatry nating patayin siya as soon as we can. And there you go. So titirahin niya na naman. Oh, actually, hindi niya pala tinira yung aking midline, ano, kundi yung frontline ang pinagdiskitahan niya kasi may poison na yung midline, eh. So dito, yun, sayang. Kung hindi, patay na sana siya, no? But dito naman, round 6, buti na lang, nauna ulit ang ating neck. Puk, patay, tinuhog na naman New Pack Barbecue. Alright, so ang ating second to the last match, nagkatapat na naman kami ni Sonic the Chukinator, ano? And sabi ko, naisip ko, eh, you know, maganda yung nangyari nung una. So I think kayang-kaya natin ito. So round 1, pinalampas namin pareho. And then round 2, yan, nanakawan ko siya. And so far, maganda yung timing at saka yung labas nung card, ano? And then round 3, hindi pa rin siya sumugod, ano? And nanakawan pa uli natin siya ng isang card. But dito, I think hindi pa rin kasi lumalabas yung mga pang-critical ko. Kaya dun ako medyo na problema. Pero dito, naisip ko, you know what, papatayin na natin ito. And there you go, successful naman ang pagpatay natin, swak na swak, ano? And then nagpabaong pa tayo ng poison sa kanya. Dito sa round 5, okay, sinuot natin yung poison and yung dalawang wooden stab, ano? So yan, yari. O, na-poison siya ng Dioras. Pero dito, I think, mapapatay niya tayo. Yun, nayupak. Yun lang ang sayang, ano? Kasi napatay niya tayo. Pero sana, dalawang wooden stab yung nilagay ko na isa yun sa pagkakamali ko, no? Kasi nilagay ko yung poison first bago yung wooden stab. Ang iniisip ko, hopefully, hindi niya mapatay yung front lane. And mas marami yung magagamit natin na poison sa kanya, no? So, round 7, yun, ang problema dito, nauuna kasi ito. So, wala akong magagawa kundi pabayaan kong mamatay yung ating midline, ano? And dito, papatayin natin yung kanyang kuan. Yung kanyang Axie. Pero of course, dahil sa Mystic Rush ngayon, yari tayo kasi lagi tayong delayed, ano? So yan, sasamantalahin niya na yun. Even though wala siya nung snail shell, ano? Pero malakas pa rin yung arsenal niya. So again, tinaiming ko sana na nasa harapan yung or nasa gitna yung pinakamalakas na tira. But unfortunately, it's not enough. Dito napatay niya ako. May isang HP na natira. Hayop. Okay, so last match is laban kay Nguyen Tra, the Vin. Sana tama yun, no? Anyway, so dito, round 1, okay, ang kanyang, of course, yung bird niya, yun ang mauna, no? At ninakawan kaagad ako ng energy. So dito, wala na naman tayong cards, ano? So wala, hubot-hubad, anong magagawa mo? Maghihintay ka lang mamatay, right? So yan yung sinasabi ko. Wala kang magagawa kung minsan pagka walang binibigay ang system sa'yo, there's nothing you can do, no? Tapos eto yung kanyang bird, ayan, ako, tumira na, tapos may suicide. Meron kasi siyang suicide feather, and I think, kung hindi dahil dun sa kanyang suicide feather, ano, okay sana, mabubuhay itong Axie natin. Actually, nabuhay pa siya dito, no? But, in the next turn, this is another mistake, ano? Nilagyan ko kasi siya ng apat na kwan. In a way, oh actually, it's not a mistake kasi napatay pa rin natin yung bird niya, and then at the same time, minaximize natin yung damage nito. Pak! Tapos walking dead na pala siya. That was not a mistake. Oh my goodness. Dito, pinitik na lang natin.
Nice skill. Okay. So, I hope natuwa kayo dito sa another set ng analysis natin. I think 60% lang ang win natin, ano? Kasi apat yung talo nung nag-lose streak. Talaga, lose streak, hayo. Or 50% lang ba? Anyway, I hope nag-enjoy pa rin kayo. At sana kung kayo ay bago, welcome to Patatas Origins TV. Make sure you check out our other game analysis. And kung kayo ay may suggestion, just comment it down below, no? And I will try to match what you suggest, ano, kung ano man yung available access natin. But of course, may limitations tayo. Aside from this, merong another set wherein, imbis na wooden stab naman, ano, ang set niya is Sirius, Cactus, yung Pumpkin, at saka Carrot Tail, ano, yung yun ang weapon set ng plant na ginamit natin. So, abangan nyo yan, yung ating Team Bastardo. Pero mababa rin, ano, I think 50 to 60% lang ang kanyang win rate. So, maybe in the next few days, makikita nyo yung laban na yun. So, make sure you subscribe para hindi nyo ma-miss. And I will see you in the next battle!